Good afternoon. Sorry, hindi ko pa na ano yung aking lalubat na yata yung aking. Yes, lubat na siya. Anyway, ganun pa man, lalakasan ko na lang. So, good afternoon. Once again, in my vlog, Rufus Kitchen. Sa hapong ito, magluluto ako ng isang merienda na kakaiba. No? Kakaiba dahil ibang-iba siya. Pero, familiar na sa inyo yan, yung lulutuin ko. Pero, tignan ninyo itong aking gagawin sa hapong ito at para matutunan din ninyo. So, sa hapong ito, magluto po ako ng crumble apple pie. So, papakita ko na po ito dito. Dadalhin ko na kayo dito sa aking mga ingredients. So, ito na po yung mga ingredients ko na aking gagawin. So, syempre, gaya na sinasabi ko, lagi na po akong mayroong crust na aking ginagawa. So, binibake ko na po ito. Mahirap kasi kung magbibake pa ako, magmasa pa ako, baka wala kasi akong edit, kaya iniiwasan kong magawa ng crust kasi kung gagawa pa ako ng crust, magluto pa ako ng ganito, abutin tayo ng 2 hours. So, mayroon tayong 1/4 cup na flour, mayroon tayong 1/4 cup na oatmeal, yung rolled oatmeal, mayroon tayong 1 cup na brown sugar, mayroon tayong cinnamon na 1 tablespoon at 4 tablespoon na butter. Yan ay gagawin nating crumble yan. Pero mayroon akong gagawin pa dito. No? Lalagay natin tong asukal. Lalagay natin tong cinnamon at ilalagay natin yung flour. So, kukuha ako ng pansandok. So, ito yung pansandok natin. Nakalimutan ko maglagay ng asin. So, maglagay tayo ng kunting asin to balance the taste ng ating apple pie. So, ahaluin ko ito ng ganito. Halo-halo na, halo-halo ha. Hanggat sa mag well mix na sila dyan. Yan. Kailangan na kung gusto ninyo na tamis-tamisan pa ang inyong apple crumble pie, crumble apple pie, pwede naman po ninyong, hala, mayroon pang hindi na slice. Siguro sa sobrang kamamadali ko. Hindi ko pa rin na ipapakilala pala yung ating ginamit na apple. Is green apple, mint apple. So, ganito lang yung pag-slice ng ating apple. Bali, apat na apple po ito. Nagmamadali po ako talaga. So, papakita ko sa inyo kung anong klaseng apple ito. Sorry po. So, itong apple natin na green. So, bali, apat na apple po ito. No, na ganito. Ngayon, kung gagamit kasi kayo ng pula, medyo kakaiba. So, anuhin lang ninyo ng ganito. Pwede gawin ninyong chop kung ayaw ninyong ganito. So, imimix lang natin ngayon kung gusto talaga ninyo na maging gusto nyong pino, pwede namang chop-chop po dito. So, yan. Nahahalo na po natin siya. So, halong-halo natin para talaga mag-mix. No? So, halong-halo natin para mag-mix. Mix talaga ninyo hanggat magtutubig. Pero huwag yung durugin. Hanggat sa magtutubig para ma-well incorporate talaga siya. Yung talagang gano'n. Ngayon, kung gusto ninyo talagang matamis. So, yan. Halong-halo na yan. Nagtutubig na. Kumbaga, natunaw na yung asukal niya, no? So, kung gusto niyo tapos dito, kakainin ko, nahulog. Dito, sa ano na to, lalagay natin dito. Teka lang, baka
baka mabitawan ko. So lalagay na natin dito sa crust na ito dito. Yan. So fa-fry natin siyang ganyan, no? Para kumbaga yan ganyan. So ilalagay ko talaga yung ano niya. Yan. So pagkatapos niyan, ito na naman yung ilalagay kong oatmeal. Oatmeal, kukuha ko ng kunting flour. Ang flour natin is 1/4 lang din. So hindi ko na susukat-sukatin kasi tansyado ko na yan. So since mayroon akong ginawa dito kanina ng oatmeal na, at lalagyan ko na lang siya ng butter. Yan. At lalagyan ko siya din ng asukal. Yung para bali crumbled po ito, no? Ang gagawin ko mamaya, ibahin ko na lang sa isasama ko na lang doon sa ating basta yung crumbled na pang-toppings natin, gagawin natin. Tapos lalagyan din natin siya ng cinnamon. So hindi ako handa, no, dahil nagmamadali ako, no? So mayroon din siyang cinnamon. Anyway, doon sa aking video mamaya, sa dulo ng aking video, ilalagay ko lahat ito. Titingnan ko. Nasa inyo kung tatamisin ninyo ng gusto. Pero ako kasi, ayaw kong masyadong matamis. So, gagawa ako ng ano, para pang-toppings natin. So, gagawin natin yan, para lang mayroon siyang toppings dyan. Minamadali ko ang aking gawa dahil madilim na. Hindi ko na ito makikita kung pabagal-bagalin ko pa. So, yan. So, kumbaga, ilalagay lang natin sa ibabaw para lang siya may cover. No? So, yun na. Ito na yung ating yan. So, i-bake ko na siya. So, kailangan kong magkaroon ng kukunin ko muna yung ating fat holder dito. Kasi masyado siyang mainit. So, gagawin ko, lalagay ako dito ng ayusin ko lang po ito kasi mayroon pong walang cover. Kailangan makukover po siya. So, siguro guys, magtataka kayo kung bakit ako talaga nagmamadali. Kasi mainit na mainit dito sa kitchen ko. Talagang nagmamadali ako. So, yung apple kanina na apat na piraso lang, kung ganito, kalaki lang. Pero kung malaking malaki, pwede nyong gawing 5 or 6. Depende po sa inyong, sa laki ng inyong round Pyrex. Kasi ako, ganito lang. So, 4 lang. So, mamaya, kung hindi masyadong medyo nagkagulo-gulo na yung aking video, kasi ang hinahanda ko lang, yung para pang-mix ko sa apple, pero yung pang-crumble ko, hindi ko. Pero madali lang, aayusin ko doon sa aking description down below, sa dulo ng video nito. Kaya panuorin lang ninyo, at makikita ninyo kung ano yung mga sukat or ano-ano yun. So, ahead of time, naggagawa na po ako kaagad kasi alam mo, hapon na, madilim na talaga. Kaya ako nagmamadali ng ahead of time para hindi tayo mag-antay ng matagal. So, kukunin ko na dito. Wait lang. Gusto ko lang makuha to. Kasi nandito sa oven natin, medyo
Ayan. Oops. So, ayan yung ating apple pie na kumbaga, luto na siya. Yun. So, titignan ko kung anong oras. Okay. Mag quarter to five. So, ito na po yung aking naluto. Kahahango ko lang. Kahahango ko pa lang. Ito yung aking crumble apple pie. So, magtataka kayo kung bakit ko minamadali talaga. Kasi nga, mayroon na ako dito. So, kumbaga, kahit aabutin ako ng ilang oras ba? Kahit aabutin na ako ng, tingnan mo, 11 minutes, no? Kahit aabutin ako ng gabi yan, at least, mayroon na ako na nagawa na ganito. So, huwag kayong mag-aalala kasi iibahin ko yung ingredients ng crumble, iibahin ko yung ingredients ng crust, at iibahin ko rin yung filling ng ating apple pie. So, madali lang kasi uunahin ko yung ingredients ng crust, isusunod ko yung ingredients ng crumble, ibig sabihin yung nasa itaas. Yung, di ba karamihan, nilalagyan ng cover na dough, pero ako hindi. Ang ginagawa ko is crumble with rolled oatmeal. At saka asuka, sugar, cinnamon, at saka kunting-kunting flour para lang siya magdikit. No? Kasi kung oatmeal lang, buhaghag siya ng gusto. So since ito, na mayroon siyang kunting flour, so maganda ang kinalalabasan. So don't worry, haharangan ko lang. Sobrang init, no? Naiinitan kasi talaga ako dito sa hinaharangan ko lang kasi masyadong sumisingaw yung init ng gas range, I mean yung oven. So at saka grabe pag mainit talaga, sobrang init. Talagang wantusawa ka sa init dito. So, more or less, napakaganda kasi, napakaswerte ko kasi nag-grocery ako. Yung green apple kasi, is napakamahal yan. Yung 4 na piraso sa market, is nagkakahalaga ng more than 200 plus. Pero nakaswerte ako na nag-sale. Nag-sale, pumunta ako ng Shoemart. Naging mura na lang. So, kaya nakakabili ako ng maraming green apple. Kasi kung hindi magsisale yan, hindi ako bibili. Kasi yung green apple, ano yan, imported talaga yan. Napaka, hindi ko alam kung saan pagaling lupalop yan ng mundo. Not like yung ating red apple, madali lang, mura lang. Pero kakaiba yung presyo, kahit pupunta kayo, subukan yung pumunta sa supermarket, kakaiba ang presyo ng ating green apple. Kasi kung magawa ka ng apple pie na red, medyo malapsa siya. Medyo iba ang textures ng apple na pula, ikukumpara mo doon sa green apple. Ang green apple kasi parang maasim-asim na manamis-namis. Yun eh, maasim-asim na manamis-namis. So, sa ganitong laki ng round ninyo, 4 na apple lang. Pero kung mas malaki pa, ay gawin ninyo 5, depende sa inyo. Kung gusto ninyo umapaw, apaw, gawin pa ninyo 6, no? So, napaka, ano naman, kayo na po ang mag-adjust, no? Depende na sa gusto nyo, kung anong preference nyo, no? So, ganito lang kadali, no? Kanina kasi medyo hindi ko maayos na napakilala, hindi ko na, naiwan ko yung apple. Pero since, eto apple green naman talaga siya, green na green. Kaya ko lang sinachap-chap kanina, kaagad, kasi minamadali ko talaga kasi nangingitim kasi siya. Siya nga pala,
reminders. Kapag na-chop na ninyo yung apple na, di ba, nabalatan na ninyo, balatan mo na ninyo lahat, no? Saka ninyo i-chop-chop. So, pagkabalat ninyo para hindi talaga mangitim ang inyong apple, kung kailangan mayroon kayong lemon juice or kaya calamansi juice na mga 4 tablespoons. So, habang ito'y nakabalat, nabalatan na po ninyo, ilalagay na po ninyo yung calamansi juice o kaya lemon juice bago ninyo hiwain. Pero kanaw-kanawin mo rin kasi yung acid kasi nakapag-prevent hindi na iitim yung ating apple, no? So, yun yung tips ko na kapag ka naghiwa kayo, kapag nagbalat na kayo, ihanda na ninyo yung calamansi juice o kaya lemon juice na 4 tablespoon o kaya 3 tablespoon, basta malagyan lang yan ng calamansi juice. Kasi ang calamansi juice, hindi, pag nilagay mo, hindi na siya mangingitim. Kung pabayaan po ninyo ng matagal na nakabuyang yan dyan, na naghihiwa ka, mabagal pa, nangingitim po yan. So, hindi maganda. Pag nangingitim, parang pangit tignan, di ba? So, pag inilagay ninyo kaagad yung lemon juice o kaya calamansi juice, huwag nyo lang yan ng vinegar, kasi sabi nyo parehong maasim yan eh, iba po yun, basta calamansi juice o kaya lemon juice, no, yun lang ilalagay mo bago mo siya hiwain. Pero kanaw-kanawin mo rin para mag-mix talaga, para at least kahit papano, mga basahan ko dito nakikita, kalat pa yung aking kahit papano hindi talaga siya mangingitin. So Usually kasi ang mga pie may cover yan, kagaya na may iba naman walang cover, basta dinadash na lang yan ng kung ano-anong mga arte. So ngayon ang gagawin ko, so since try natin kung pwedeng maano na natin, kasi ang pagkakaalam ko kapag ka mainit, wait lang, ang alam ko pagka mainit is napakahirap. So ibibake lang ninyo po ng 40 minutes. Tingnan natin kung kasi sabi ko nga sa inyo, pag mainit na napakahirap pa na hiwain. Yun ang mahirap sa pie cup. Pag hiniwa mo siya na hindi pa siya pwede, nadudurog siya. Pero gawin ninyo ito kahit na hindi iturang maganda, kasi i-assure ko sa inyo na masarap talaga ang apple pie. So, tignan natin. Ito na yung apple pie. So, yan, medyo mainit. So, ang pagsiserve po nito ay mayroong ice cream. Kukunin ko lang po yung ice cream. So, hindi ko nahanda yung ice cream kanina. So, nilalagyan po ito ng ice cream. Pero since mainit pa, alam kong malulusaw talaga yan. So, ganyan po yan pag nag-serve na. Ay.
patong muna natin dyan. So, ito yung pagsiserve ng, wala kasi akong scoop, kaya ginaganito ko lang, no? So, titikman ko na kasama yung ating, kailangan kasama yung ice cream para masarap. Pero konti lang. Ang sarap. Matigas siya. Siyempre yung dough. Pero yung kasama yung ice cream. Ang sarap, guys. Pinatakam-takam ko talaga kayo. Ubusan ko muna ito. Kasi yung ice cream matutunaw na. So, umuusok-usok siya sa init. Umuusok-usok din yung ice cream. So, pag nag-serve ka nyo niyan, nasa inyo kung gusto nyo vanilla ice cream o Rocky Road ice cream. Napakaganda rin naman kung iba-ibang flavor nung ice cream. Pero since ako, ang ano ko is ito lang yung aking ice cream na nabili. Alam niyo guys, nag-sale ngayon yung ice cream. Kaya ako nakabili. Kasi pag hindi nag-sale yan is 259. Pero ngayon, nag-sale siya is naging 199 na lang. Kaya nag-gets na ako. Kumuha na ako ng isa kasi yun yung kapartner dito sa niluluto ko na apple pie. So, ito, crumble apple pie. Lutuin na niyo ito mga bes. Paki-like, paki-share, paki-subscribe kasi sa susunod kong pagluluto, lagi kayong updated kasi kakaiba na naman ang lulutuin ko. Siguro gagawa ako ng tinapay na palamanan ko ng strawberry. Kasi kahapon gumawa ako ng tinapay na brioche tinapay na with sesame at saka with cheese. Napakasarap talaga. Hindi ko lang kasi kahapon na ano sa video kasi yung ano kasi tinapay, kailangan mo pa yung i-rise ng 1 hour. So, nagkulang ako ng flour na dapat gagawa ko i-video ko. So, hindi na lang kasi nagkulang ako ng flour na dapat i-video ko na siya para yung naluto ipapakita ko na sa inyo. Kaso kulang ako ng flour, kaya hindi ko lang siya binigyo. Pero gagawa ko ulit, napakasarap ng ating brioche bread with sesame and cheese. Yung parmesan cheese na hinahalo ko doon sa dough, tapos umalsa siya. Napakalasa, napakasarap. Kaya, wag po kayong mag-atubili na makapaki-subscribe, pakihit yung notification bell para tuwing ako'y nagluluto, lagi kayong updated. Kasi, ibang luto lagi tuwing ako'y nagba-vlog. Kaya hindi ako nagluluto ng paulit-ulit. So, yung brioche bread, karamihan na panoodin nyo yung brioche is just simple brioche lang na yung flour lang. Yung basta niluto nila, maganda yung pagkaluto. Kakaiba ako kasi hinahaluan ko siya ng habang umaalsa yung dough, nilalagyan ko siya ng parmesan cheese at saka nilalagyan ko siya ng linga on the top para po maganda siya tignan. Napakasarap talaga. Kaya next time, ayan ang gagawin ko. Maraming ang gustong mag-order. May nagtitik sa akin. Kung meron ba kasi gusto nilang mag-order, sabi ko,
pag nakabili na ako ng maraming flower, i-aalok ko na kung sinong gustong bumili. At hindi sila magsisisi dahil napakasarap ka. Kaiba yung tinapay na inyong mabibili na pangkaraniwan sa bakery. Napakalambot niya, napakalasa niya. Kaya, thank you for watching once again. Lutuin na niyo ito. At tuwing, kahit wala naman siguro na ice cream, okay lang. No? Pero mas masarap talaga kung palamigin niyo sa rep at may ice cream. Perfect dessert talaga. Napakadali lang lutuin. Yun nga lang, baka sabihin ninyong komplikado kasi simple, may crust, may gagawa ka pa ng crumble. Pwede naman hindi niyo lagay ng undata. Kung mayroon na kayong powdered sugar, yun na lang ang iaano ninyo. I-dash ninyo. Yung lagyan ninyo ng anong tawag nito? Strainer. Tapos maglagay kayo. I-dash lang ninyo. Kung ayaw ninyo maglagay ng crumble. Pero masarap kasi oatmeal po siya. At napakalasa. At saka yung cinnamon na hinalo ko. Napakalasa talaga. Kaya bonggang-bongga talaga itong dessert sa inyong mga loved ones dyan, sa inyong mga Junakis. Talagang tsak na magugustuhan ito. At lutuin na ninyo. Huwag na kayong mag-atubiling magluto. Kasi kapag bumili kayo nito na luto na, ang maliit is 500 na. Pero ito, yung aking siguro, bumili ako ng apple, nagkakahalaga lang ng, kasi nakaminus nga ako, 400 plus yung oatmeal, mayroon naman ako maraming oatmeal. Yung flour, mayroon din ako maraming flour. Siguro more or less ang gastos ko nito, mga 700. Doon sa, kasi dalawa na ito eh. No? Dalawa na, sa 700, dalawa. Pagka bumili kayo, magkano? 500 plus. Talagang tatakam-takam pa kayo kasi maliit lang. Eh, ito, ilan ba ito? 1, 2, 3, 4. Ang ano, good for 7 person yung isang round ko. Eh, mayroon pang isa na sinasalang ko. So, pwede na. Pwede na magsasawa na kayo. Kaya, thank you for watching, mga best. Gawin na ninyo ito, subukan nyo. At check na magugustuhan ito lahat ng inyong mga mahal sa buhay. At pag hindi masarap, bash ninyo ako. Pero I'm sure masasarapan kayo. Kaya thank you for watching once again. Bye-bye!